Guys, ito na naman tayo. Mr. DIY, magdi-DIY na naman tayo. Yung brake cleaning tayo ngayon kasi basic cleaning lang naman gagawin ko. Yung panagpepreno kasi ako lalo na pag biglaan. Para siyang nagja-jump yung brake ko. So, lilinisin natin yung brake pads, yung pati na rin yung caliper, lilinisin natin. So, para hindi siya tumalbog. I hope na umokay siya pagka gano'n. Pero isa kasi yun sa ano eh, pag marumi na yung brake pads. Tsaka medyo late na rin kasi ako sa PMS, so maglilinis ako ngayon. Okay? So, ayan guys. Nailagay ko na yung jack dun sa jacking point sa ilalim. Tapos, start ko ng lulubagan ito. Yung mga bolt. Pero, huwag mo sasagad. Kailangan lang yung matanggal mo siya kasi pag inangat na natin to, hindi mo na siya maiikot ng maayos. So, we'll loosen up the bolts first bago natin ituloy siya tanggalin. Okay? And guys, so naluwagan ko na siya. Ayan. So, maluwag. Dali na natin siyang tanggalin. So, inangat na natin siya. Ipapansin nyo. Galaw na siya. So, tayo naman. Isang kamay lang. Kaya na. Ayan guys, tanggal ko ng gulong. So, ang kailangan lang natin gawin, luwagan lang natin ito, number 14 na wrench. So, naluwagan ko na siya, ito. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko lang to sa baba muna. So, and guys, so tinanggal ko lang yung screw dito. Nakakabit dito. And so tas inangat ko siya. May iwan na lang itong disc brake. So sprayan ko lang siya ng brake cleaner. So, binili ko sa kaya pala mahal, WD-40 pala yung napili ko. Anyway, so tanggalin natin tong brake pads. Matatandaan ko kung paano ko kinabit to. Ayun.
basically palabas lang ito. Ayan. Guys, make sure na ano ah, alam niyo yung kung saan part yung pinasok niyo para kung ito sa likod pa rin siya, para ilapat nung pagkakaano sa kanya yung pa rin pagkabinalik niyo. Okay. So, sprayan na natin. Kanan pala ako, hindi pala kaliwete. Kung may brush kayo, brushin nyo na rin. So ito, nililinisan ko siya ng lilinisan ko siya ng soap. Okay? So, linisan ko muna. Ayan. And guys, so parang medyo nakukulangan ako sa ano ng spray sa linis niya. So brush ko lang ng konti ng soapy water and then I'll just spray again na lang. Brake cleaner mamaya. Kasi meron mga naka siksik ako nakita eh. Tsaka dumi. Okay. So, yun guys. Na-sprayan ko na, na-brush ko na. Sprayan ko na lang para matanggal yung water. Ma-displace yung water. Guys, ito talagang nangangalawang siya, no? Pero okay lang yan, normal yan. Parang preno kayo, mawala yan. So, and by the way, huwag nyo lilihain kasi hindi napapantay yung brake pads nyo dun sa ano.
kung magliliha man kayo, ito lang yung sharp edges dito, yun lang. Ito. Pero kung di naman ganun kalalim, tulad ng sa akin, okay na yan. Okay. So, ito na yung nalinis natin na brake pads. Sprayan ko muna. Bago ko ikabit. Wala yung ano niya, wala yung tubig. And then kabit na natin. Silipin ko lang guys, kabila. So ito yung sa kabila. So kailangan yung preno, yung may kita niyo yung tab ng spring, ipupush niya kasi palabas yung brake pads para bumalik siya pagka-release niyo ng preno. So dapat nasa loob siya. So yan, tulad niya. So yan, kakabit ko lang. Yun na. So pag nag-release kayo ng preno, aangat ulit siya. Yan yung trabaho ng spring na yan. So kanina nakadikit na yung preno ko. So yan o, oh. Yan, lumalabas na siya. Maangat na siya kusa. Pag ano, ganun talaga siya pag ano eh. Yan, maangat na siya ng kusa. Kanina dikit na dikit. So gawin ko lang guys yung sabi na. Ayan guys, so naikabit ko na. Bababa ko na to. Na sprayan ko na rin siya ng cleaner spray natin. Ayan. Guys, hindi ko siya inano ha. So hindi na natin kailangan ng pang press na ito. Kasi same pa rin naman yung brake pads na nilagay natin. Nilinis lang natin. Ngayon hopefully maipapasok natin siya. Kasi yung original niya na ano na gasgas eh yun din naman siya. So hopefully pumasok ka. Ayan, pumasok. Medyo may ano lang siya kasi nung nalinisan nag-aano na yung spring. So anuin ko lang guys ha, kasi para dalawa yung kamay ko. Hindi kasi pantay yung ano. Kailangan ipitin yung spring, okay? And guys, so naiano ko na siya. Naipaso ko na. Hindi ako gumamit ng tools pang ipit nung ano, kasi same brake pads din naman siya. So ayan, medyo marumi lang yung sa labas. So, naipaso ko rin siya. Hindi na kailangan gumamit ng ano, tools para umano siya. Para yung pang-compress ng caliper. So, okay na yan. So gagawin na lang natin, i-align natin yung screw. Yung iba dito sa screw, naglalagay pa sila ng ano, kaya lang ng silicone grease. Kaso wala ako silicone grease, hindi ako nakabili. So okay na yan sa ngayon. So kinakabit ko na yung screw, pitan lang. May tab siya dito. Ayan. So ayan, pitan lang natin.
make sure na yung tab, yung pinaka-lock niya dun, ano, nakapasok siya bago niya higpita. Okay. So yan, nakapasok na siya. So okay na yan. Ito sa taas, higpitan. Kamay lang yan. Ngayon, kung meron kayong panukat ko, ilang pounds yung higpit niya, mas maganda. Ang problema, hindi ko lang alam kung ano higpit. Factory specs. Pero basta, kailangan lang secure na secure siya pag kinabit niya. Okay. So, tingnan ko lang kung meron pa akong kailalinisan dito na namis. Pero tingin ko wala naman. Yung tulo lang kanina ng dumi. So, yun lang guys. After na ito, nahigpitan nyo na. Kapit nyo na yung gulong. Baba nyo yung jack. Gawin nyo yung sa kabila naman. Okay? So, yung mga gusto mag-DIY dyan, hopefully, nakita nyo na paano ayusin. And guys, make sure na hindi nyo mahila ito, itong hose. Kasi, siyempre, yan yung ano ng brake fluid natin. Okay? So, thank you for watching. I hope you click subscribe and follow my videos. Till next time po.